And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi man lang inabutan ni Papa ang paglabas ko, ang pagsuot ko ng uniforming pangarap namin. Hi DJ Rocky, itago mo na lang ako sa pangalang Barbie. At ito ang aking secret file. Simpleng pamilya lang kami. Yung nanay ko, isang full-time housewife. Ang papa ko naman ay isang sundalo. Apat kaming magkakapatid. Pangalawa ako sa panganay. Si Mama ay napakabuting nanay sa amin. Ganon din ang papa ko. Nagtutulungan sila para mapalaki kami ng maayos. Kahit minsan lang nakaka-uwi si Papa dahil nadidestino siya sa malalayong lugar. Pero hindi yun naging hadlang para mapunan niya ang pagiging mabuting tatay sa amin. Nasa ika-anim na baitang ako sa elementarya nang biglang magbago ang buhay namin. Biglang nagkasakit si Mama. Unti-unting lumalabo ang kanyang paningin. Kaya dinala siya ni Papa sa paagamutan sa Maynila para mapagtingnan. At doon, may nakitang bukol sa kanyang ulo. Kaya lang, dahil sa hirap ng buhay, hindi namin napaoperahan si Mama. Hindi nagtagal, tuluyan nang nabulag si Mama. At pagkalipas ng ilang taon, ay nagkaroon siya ng epilepsy. Awang-awa ako sa mga magulang ko. Ang hirap ng kanilang pasanin. That time, kitang-kita ko si Papa na problemado. Hanggang dumating ang araw na hindi na kami nakikilala ni Mama. Naging isip bata siya. Dumudumi at umiihi sa salawal niya. Sa sobrang daming paghihirap na nangyayari sa amin, napatanong ako sa Panginoon. Bakit sa amin nangyayari to? Bakit si Mama? Bakit sa pamilya ko? Ang bata pa ng dalawang kapatid ko? At ang ate ko naman ay nasa kolehiyo? Na alam kong sobrang nahihirapan din. At ang papa ko naman, alam kong masakit sa kanya ang lahat ng nangyayari. Pero sinusubukan niyang kayanin ang lahat. Bakit? Nasa high school na ako nang pinagbawalan kaming lumabas sa school
Tuwing tanghali ang iniisip ko si Mama. Paano siya magtatanghalian? Eh ang papa ko, hindi nakakauwi ng tanghali. Yung mga kapatid ko, ganun din. Kaya ang ginagawa ko, tinatalon ko ang mataas na pader sa likod ng school para makauwi sa bahay, para mapakain si Mama. Dahil hindi ko kayang magutom si Mama. Wala siyang kasama sa bahay. Kinakailangan naming mag-aral. At kinakailangang magtrabaho ni Papa. Kaya ako ang gumagawa ng paraan para kahit papano'y makatulong pa rin sa pamilya naming sagad na sa kahirapan. Lumipas ang taon, nakagraduate ako ng high school. At doon ko sinabi sa papa ko na hihinto muna ako sa pag-aaral. Ako muna ang mag-aalaga kay Mama hanggat hindi pa nakakapagtapos si ate ng kolehiyo. Mahal na mahal ko ang mga magulang ko. Na kung kaya ko lang akuin ang sakit ni Mama, ginawa ko na. Lumipas ang taon, ay mas lalong lumala ang karamdaman ni Mama. Hindi na siya nakakabangon. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang siyang nangisay at inatake. Dinala namin siya sa ospital. Agad siyang nilagyan ng tubo ng doktor dahil hirap nang huminga. Iyak ako ng iyak dahil nakakaawa ang sinapit ni Mama. Magsasampung taon na niyang dinadala ang karamdaman niya. Ilang beses, inatake uli siya. Nag-conduct ng CPR ang doktor para maibalik ang heartbeat ni Mama. Tulirong-tuliro si Papa. Ako naman, sinusubukang maging matapang para hindi mag-alala lalo si Papa. At si Mama, parang lantang gulay. Nahirap. Hirap na hirap ng lumaban sa kanyang sakit. Na parabang pagod na siya. At doon ko natagpuan ang sarili ko papunta sa simbahan. Nagdasal ako at ang sabi ko, Lord, kunin niyo na si Mama. Parang awa niyo na. Mahal na mahal ko siya. Ayoko siyang ibigay sa'yo. Dahil kayang-kaya ko siyang alagaan. Pero alam ko, nahirap na siya. Kaya parang awa mo na, Lord. Kunin mo na siya. Bumalik ako sa ospital. Lumapit sa akin ang nurse. Pinapapirma sa papa ko na kung sakaling atakihin siya muli, eh hindi na ito isi-CPR. Hahayaan na lang. Kung papayag daw ang pamilya namin dahil hindi na raw tinanggap ng katawan ni Mama ang mga gamot. Sa nangyaring atake kay Mama, ay tuluyan na siyang nakomatose. Mas makakabuti na rin daw na iuwi na lang si Mama sa bahay. Doon na lang magpahinga at maghintay. Hindi pumirma si Papa. Kinausap niya ako at sabi niya,
Ikaw ang magdesisyon sa buhay ni mama mo. Dahil ayaw ko nasisihin mo ko sa mangyayari sa kanya. At ikaw ang nag-alaga. At ikaw ang malaking isinakripisyo para sa kanya. Natulala ako sa sinabi ni Papa. Naiintindihan ko siya kung bakit niya nasabi lahat ng yun. Iyak ako ng iyak kasi alam ko na sa magiging desisyon ko, ay mawawala si Mama sa amin. Pumirma ako. Dahil alam kong pagod na si Mama. At hindi ko akalain na ako pala ang tatanggal sa tubo sa bibig niya. Inuwi na namin si Mama. Tumagal lang siya ng isang gabi. At tuluyan na siyang nagpahinga. Ang hirap pala. Halos mabaliw ako sa pagkawala ni Mama. Sinisisi ko ang sarili ko. Kinausap ako ni Papa. At ang sabi niya ay, kailangan ko nang bumalik sa pag-aaral at ipagpatuloy ang buhay ko. Umikot ang mundo naming magkakapatid sa Papa ko. Ang pangarap niya, isa sa mga anak niya ay maging isang sundalo. Alam kong marami ng paghihirap si Papa sa amin. Kaya, gusto ko na mapasaya siya. Year 2016, nang magretiro si Papa sa Army. Kaya nangako ako kay Papa na pagkatapos ko ng kolehiyo, tutuparin ko ang pangarap namin. Ang laki-laki ng sakripisyo niya sa amin kahit mag-isa siya. Napakabuti niya sa amin. Siya ang naging lakas naming magkakapatid. Nagtapos ako ng kolehiyo sa kursong Bachelor of Secondary Education Major in Filipino. Nag-take agad ako ng board exam at sa awa ng Diyos, naipasa ko ito. Nagkaroon ng kota sa Army, agad akong dinala ni Papa sa Maynila para doon mag-apply. Sinubok man ng panahon dahil sa pandemya pero hindi naging hadlang para matupad ang pangarap namin ni Papa. Tuwang-tuwa si Papa nang malaman niya na magte-training na ako. Napaiyak kami sa tuwa. 6 na buwan o higit pa ang itatagal ko sa training camp. At bago ako pumasok sa training camp, ang dami kong bilin sa kanya. Kasi nga, tumatanda na siya. At laganap ang COVID. Ingatan niya ang sarili niya. Sobrang hirap sa loob ng training camp. Pagod at lungkot ang kalaban mo pero kinakaya ko. Dahil naiisip ko yung ligaya ni Papa paglabas ko. Alam kong magiging proud siya sa akin. At ganun din si Mama na nasa piling na ng may kapal. September 25, nasa bundok kami at nangunguha ng bato. Nang bigla akong pinatawag ng assistant commandant. Nagulat at kinakabahan ako kung bakit ako pinatawag. Agad akong pumunta. Bungad sa akin ni Askom. Kumusta si Papa mo nung umalis ka? Sumagot ako ng, okay naman po siya. At doon kinausap ako't binalita sa akin na wala na raw si Papa. Nagpahinga na raw. Hindi ko maintindihan dahil hindi naman pagod si Papa. Wala akong pagod na nakita sa Papa ko. At doon na nag-sink in ang lahat.
Iyak ako ng iyak na para bang gumuho ang buong mundo ko. Tinanong ko kung anong araw noon dahil sa loob ng training camp eh hindi mo na alam ang buwan at araw. September 25, 2020, iyak ako ng iyak dahil birthday niya. Tinanong ko kung anong nangyari, bakit siya namatay, nagkasakit daw si Papa, tinamaan ng COVID. At pinagbawalan ni Papa ang mga kapatid ko na ipaalam sa akin. Dahil gagaling naman daw siya. Ayaw raw niya na mag-alala ako sa loob ng training camp. At doon natagpuan ko ang sarili kong napatanong kay Lord kung bakit kinuha niya ang mga magulang ko. Bakit kami? Bakit ang Papa ko? Paano na kaming magkakapatid? Hindi man lang inabutan ni Papa ang paglabas ko. Ang pagsuot ko ng uniforming pangarap namin. Masakit sa damdamin na hindi ako pinayagang umuwi sa amin dahil matatanggal ako sa training. At dahil na rin sa pandemya, nagalit ako sa Diyos. Nagalit ako sa Kanya. Ang dami kong katanungan sa Kanya na bakit sa amin to nangyari? Bakit sa Papa ko nangyari yun? Napakabuti niyang tao. Ang dami namang masasama, bakit Papa ko pa? Hindi man lang niya hinayaan na malasap ng Papa ko yung pangarap namin, yung tagumpay ko. Pero hanggang isang araw, napagtanto ko na hindi kasalanan ng Panginoon ang lahat ng nangyari. Nagdasal ako muli na bigyan ako ng lakas ng loob na kayanin ang lahat dahil may dalawa akong kapatid na umaasa sa akin. Nakagraduate ako sa training camp at isa ng ganap na sundalo. Umuwi ako sa amin. Bumungad sa akin ang bahay na sobrang lungkot. Walang Papa na sumalubong sa akin, kundi kalungkutan. Nagsuot ako ng uniforme at pumunta sa puntod ni Daddy. At doon ako sumaludo sa kanya. Sa puntod niya. At ang sabi ko, Pa, natupad ko na ang pangarap natin. Sundalo na ako. Ang daya mo. Iniwan mo ko. Magkasama na kayo ni Mama. At huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa mga kapatid ko. Sabay saludo sa kanya. Sa buhay, dumadaan man sa malaking pagsubok, pero kailangan mo tong malampasan dahil ang Panginoon ay laging nandyan at hinding-hindi niya tayo pababayaan. Sabi nga ng isang pastor, nakita na ng magulang ko ang paraiso. At nang makita nila ito, hindi na kami nila nililingon. Ang alam nila ay magiging maayos din ang buhay namin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Barbie. At ito, ang aking secret file.